Magandang araw ulit guys and welcome back to my channel. Ngayon naman papakita ko sa inyo or ituturo iba't ibang klase ng wire na common na ginagamit sa ating bahay. Marami kasing klase ng wire. Meron diyang flat cord, automotive wire, royal cord at saka yung speaker wire. Pero ang papakita ko sa inyo ay yung mga common na ginagamit natin sa bahay. Ito yung iba't ibang sukat at saka yung mga ampirahe na kailangan natin gamitin dito at saka kung saan ito ginagamit. Una ko mulang papakita sa inyo, ito yung number 14 wire or 2.0 mm². Ang kalimitang ginagamit dito kung ampirahe na breaker ay 15 ampere lang. Kasi common lang ito, ginagamit ko sa paglinya ng mga ilaw or iba pang mga receptacle. Kasi hindi ko to ginagamit sa outlet kasi hindi siya advisable. Masyado siyang maliit. Then, doon naman sa susunod, ito naman yung number 12 or 3.5 mm². Kalimita kong ginagamit ditong amperahe ay 20 amperes na circuit breaker. Kasi itong number 12, dito ko ginagamit yung mga convenience outlet. Tapos, ito na rin yung mga ginagamit yung panjumper, itong size na to. Tapos, doon naman tayo sa number 10. Ito namang number 10 or 5.5 mm², kalimitan kong gagamit dito ay 30 amperes kasi ito yung mga ibang outlet, ito ginagamit ko rin lalo na gagamitin sa aircon or mga water heater yan, mga motorized din ng kagaya ng pump. Ito minsan sa residential ginagamit din to na service entrance pag hindi naman ganun kalaki ang bahay at hindi din ganun kataas ang load ng isang bahay. Okay, dito naman tayo sa number 8 na wire or 8.0 mm. Bali 40 amperes lang ang kalimitang ginagamit dito. Pwede ding 60 amperes. Ito ginagamit to sa mga motorized na or mga dimotor na appliances gaya ng mga power spray, submersible pump at saka yung mga water pump. Pwede rin to, ito na rin ang kalimitang ginagamit yung service entrance sa isang residential na bahay at saka mga feeder line. Okay. Bali ito naman yung number 6 na wire or 14 mm². Ito medyo talagang malaki-laki nito kasi ginagamit na to sa service entrance na talaga. Sometimes kaya gamit ko to sa mga motorized lalo na pag ang motorized ay 3-phase na. Kasi pagka 3-phase na ang medyo kailangan nating mataas-taas na at malaki-laki ng wire. Bali 60 amperes ang pinaka sirketo na ginagamit ko rito. Ito naman yung number 4 or 22 mm². Ang pinaka nito 100 amperes. Halos sa malalaking bahay na or matataas na load na bahay ko ginagamit to sa pinaka-service entrance. Yung pang-feeder line niya. Ito. Halos 100 amperes. Ito naman kasi pag ito, kaya hindi mo naman to talaga pwedeng gamitin sa loob ng bahay. Hindi mo naman siya kayang i-splice. Bali, pag i-splice mo to, ginagamitan ko na siya ng solderless. Bali, yung solderless, ganito siya. Ayan. Yan yung solderless. Kasi hindi mo na kayang i-splice yung mga gantong kalalaki ng wire eh. Pakita ko sa inyo. Bali, ganyan yan. Yan, pag didikit mo siya, yan, papasok mo si solderless. Yan. Tapos, ihigpitan mo siya ng pinaka vice grip or plies. Basta, mahigpit siya. Yan, solderless na ang gamit sa mga gantong malalaking wire. Yan, ganyan siya. Bali, ang silbi nga pala, ng ating mga itong amperahing to, dapat kumbaga para sa akin tama yung paggagamitan mo na wire kasi hindi naman pwedeng kumbaga ito yung magsisilbing protection ng ating wire at saka ng ating mga outlet, convenience outlet or mga appliances kasi pag napa hindi tama yung compute mo or yung lagay mo ng amperahe sa isang wire, may tendency na hindi siya mag-trip off. Ibig ko sabihin, nag-overload na siya. Sunog na yung ating wire sa sobrang laki ng napalagay mong breaker, hindi pa rin siya nagtitrip off. Yun ang pinaka-consequence pag hindi talaga tama yung
lagay natin ng ampere sa isang wire or sa isang load. Yung kumbaga pagkaka-compute natin. Kapag napalaki naman yung ating wire din, si circuit breaker o yung kanyang amperahe ay medyo mababa, ang tendency naman nun, lagi siyang hindi mo namamalayan, napapataas na ang load mo din. Lagi siyang titrip off. Kasi, laging titrip off siya kasi masyado ng malaki yung load na ano niya, yung ating wire naman, kinakaya niya. Kasi nga, kahit malaking load, malaki ang ating wire, mababa naman ang amperahe ng ating circuit breaker. Yun ang tendency kung ba't siya nagtitrip off. Okay, bali, yun lang muna guys at maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking video. Then, kung meron kayong nice na ipagawang video about plumbing, electrical, or kahit anong sa bahay na repair or gagawin, sulat nyo lang sa aking comment. Then, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat.